ang Bombo Radyo Philippines. Fully digitalized. Numero uno sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong number one at most trusted radio network in the country. Basta Radyo Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition. Broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Miyerkules, Marso 20, taong 2024. Sa ating mga headlines, arresto order ng Senado laban kay Pastor Apollo Quiboloy, posibleng maiakyat ng kampo ng pastor hanggang daw sa Korte Suprema. Ang Mutual Defense Treaty naman ng Estados Unidos at ng Pilipinas, tanda raw ng Cold War ayon sa Chinese Embassy. Samantala, U.S. Admiral naman tinuligsa ang mga naging aksyon ng China sa West Philippine Sea. Ang World Economic Forum leaders ay naniniwalang magiging $2 trillion ang economy level ng Pilipinas sa susunod na 10 taon. Si Senator De La Rosa naman tahasang sinabing insulto ang pag-walkout ni Senator Tulfo sa kaniyang pagdinig. Pagtatayo ng Enhanced Defense Cooperation side sa Philippine Rise, isinusulong ngayon. Ang Iloilo City naman posibleng isailalim sa state of calamity dahil sa epekto ng El Nino. At sa ating balita sa Ibayong Dagat, ang Finland World's Happiest Country daw sa pitong sunod-sunod na taon, ayon po yan sa isang international body. At live nationwide via satellite, dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Posibleng yakyat umano ng kampo ni Kingdom of Jesus Christ leader Pastor Apollo C. Quiboloy hanggang sa Korte Suprema ang arrest order na ipinalabas ng mataas na kapulungan ng Kongreso laban kay Pastor Quiboloy. Ayon sa isa sa mga abogado ng naturang pastor na si Attorney Elvis Balayan, maaring i-interpret ng judikatura ang constitutional limitations sa kapangyarihan ng Kongreso para naman magsagawa ng mga imbestigasyon. Nang matanong naman si Attorney Balayan kung maghahain ang kaso sa arrest order ni Quiboloy, sinabi nito na parte yan ng proseso na pinapayagan sa ilalim ng umiiral na batas. Nasa pagpapasyon na rin ng kanilang kliyente umano kung paano tutugon sa order of detention ngayong inisyo na ang arrest warrant sa religious leader. Una na rin sinabi ni Balayan na nirerespeto nila ang naging desisyon ng Senado sa pag-issue o paglalabas ng arrest order. Subalit gagawin niya ni Quiboloy ang lahat ng legal remedy para naman maprotektahan ang kanyang constitutional rights. Inisyo nga ang arrest order laban kay Quiboloy matapos na isnabin o hindi nito siputin ang mga pagdinig at kahit ang ipinalabas na sabina at testificandum at hindi nga dumating doon sa mga itinatakdang pagdinig at yan ay isinasagawa ng Senado kaugnay pa rin ng human trafficking at sexual abuse crimes na isinampa na laban dito kay Quiboloy at maging doon sa korte sa bahagi ng Davao ay naiakyat rin ang naturang usapin. Meron ding nakahain na hiwalay pang mga kaso sa Pasig City Regional Trial Court. Samantala naman, nakiisa ang hepe ng United States Indo-Pacific Command o Indo-PACOM sa pagtuligsa sa mga aksyon ng China sa West Philippine Sea. Sa pakikipagpulong kay Department of National Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. noong Marso 13, kinundina ni Indo-PACOM Chief Admiral John Aquilino ang mga aksyon ng Chinese Coast Guard kaugnayan sa pagbangga at pambobomba ng tubig sa barko at resupply boat ng Pilipinas sa may Ayungin Shoal kamakailan lamang at binigyang diin ang kahalagahan ng patuloy na international engagement sa naturang issue.
Ang U.S. Admiral nga ay nasa Pilipinas na kabilang sa delegasyon ng U.S. Presidential Trade and Investment Mission sa Pilipinas na sinimulan naman noong Marso 1. Samantala, nakatakda naman na talakayin sa naging pagpupulong o tinalakay sa naturang pagpupulong ni Secretary Teodoro at Admiral Aquilino ang Comprehensive Archipelagic Defense Concept bilang isang mahalagang estratehiya sa pagkamit ng layuning ito. Sinabi nga ng Defense Chief na nililinang nila ang kapasidad ng ating bansa para protektahan at i-secure ang ating buong teritoryo at exclusive economic zone para matiyak na malayang matatamasa ng bawat mamamayan at lahat ng henerasyon ng mga Pilipino ang mayamang likas na yaman ng ating pag-aari na nasa loob ng ating maritime domain. Nagkasundo din ang dalawang opisyal na paspasan ang General Security of Military Information Agreement na isa namang panukalang kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at US na lilikha ng isang framework para yan sa information technology collaboration sa pagitan ng hukbong sandatahang lakas ng dalawang bansa. Tinawag naman ng Chinese Embassy dito sa Pilipinas ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos bilang tanda ng umano'y Cold War. Ito ang inihayag ni Chinese Embassy Counselor Ji Lingpeng. Yan ay matapos nga ang pag-iit ni United States Secretary of State Antony Blinken sa kanyang official visit sa ating bansa ukol sa kahalagahan ng pagpapaigting pa ng ilang dekada ng alyansa ng Amerika at ng Pilipinas sa pagharap sa mga hamon, lalo na sa rehiyon at sa buong mundo. Sinabi ni Blinken na ang mahalaga sa Pilipinas ay ang nasabing waterways maging sa seguridad at ekonomiya ng ating bansa, gayon din sa interes ng rehiyon at maging ng Estados Unidos at buong daigdig. Ito anya ang dahilan kung kaya't kaisa ang Amerika sa Pilipinas at naninindigan sa hindi natitinag na defense commitments nito kabilang na sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Nagpahayag din mga kabombo, mga kastarnesyo ng pangamba itong si Secretary Blinken kaugnay naman sa insidente kamakailan dyan sa bahagi ng West Philippine Sea na naging banta sa malaya at bukas na Indo-Pacific region habang nambubuli umano ang panig ng China doon sa mga ibang barko na dumaraan sa naturang bahagi ng katubigan. Bilang tugon, hinimok naman ng Chinese Embassy ang Estados Unidos na huwag mag-udyok ng kaguluhan o kaya ay kumampi dahil wala umanong karapatan na makialam sa maritime issues sa pagitan ng China at Pilipinas ang naturang higanting bansa. Maaring mariinding tinututulan mga kabombo ng embahada ng China ang anilay thinly veiled threat nitong si Blinken. Yan ay para i-invoke o igiit ang Estados Unidos yung kanilang hawak na Mutual Defense Treaty sa Pilipinas sa gitna ng tensyon sa parte ng West Philippine Sea. Gayun din ay tinututulan ng embahada ng walang basihan daw yung akusasyon nitong si Blinken sa umano'y lehitimo at legal na aksyon ng kanilang bansa sa inaangking karagatan. Sa ngayon ay wala namang inilalabas pang panibagong pahayag ang panig ng Estados Unidos o maging ang U.S. Embassy na nakabase dito sa Pilipinas kaugnay sa naturang statement ng Chinese Embassy. Sa iba namang balita, kumpiyansa ang presidente ng World Economic Forum na si Bor Bren na magiging $2 trillion economy ang Pilipinas sa susunod na 10 taon. Sinabi nga ni Brand na ito ay basta magpapatuloy lamang ang mga reformang pang-ekonomiya na ipinatutupad ng Administrasyong Marcos. Isinalarawan pa ng opisyal na bullish ang ekonomiya ng Pilipinas o mataas ang potensyal na lumago ng husto dahil nga sa iba't ibang nakikita nilang indikasyon. Inihalimbawa din nito ang magandang population growth ng Pilipinas na anya ay may mga batang edad na mga manggagawa o mas nakakaramin ay 25 years old na workforce na isa anya sa mga bentahe ng Pilipinas kumpara sa ibang mga bansa na may edad na ang mga manggagawa.
Ayon pa kay Brand, nakita rin nila ang pagiging matatag ng fiscal policy ng Pilipinas kasama na ang monetary policy. Nakatutulong din anya na nakikita nilang interesado ang kasalukuyang presidente ng Pilipinas at kanyang gabinete sa pagpapabuti pa ng ekonomiya ng Pilipinas sa pamamagitan ng paghikayat ng foreign direct investments. At kabilang nga po dyan ay ang mga kinakarapan na geopolitical challenges. Ang Pilipinas, ayon kay Brenda, na hindi ito hadlang para mawalan ng interes na mamuhunan sa bansa ang marami na international foreign investors. Kabilang na dyan ang mga sektor na interesado na magbuhos ng puhunan sa kanilang foreign investor ay sa renewable energy, sa edukasyon, manufacturing, artificial intelligence, digital economy at iba pang mga sektor. Oras natin sa buong kapuluan, 10 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Dako muna tayo dyan sa mataas na kapulungan ng Kongreso dahil may tensyon o kaya may tampuhan yung ilang mga senador. Si Senator Ronald Bato de la Rosa ay tahas ang sinabi na nainsulto siya doon sa pag-walkout nitong si Senator Rafi Tulpo doon sa ikinasang pagdinig dyan sa Senado. Alamin natin ang mga update mula kay Bombo J.C. Galvez. Tahas ang sinabi ni Senador Ronald Bato de la Rosa na insulto para sa isang kasamaan mong senador ang mag-walk out sa ikinakasang pagdinig. Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs na pinamumunuan ni de la Rosa, nag-walk out sa kalagitnaan ng hearing si Tulfo dahil hindi niya raw makayanan ang kasinungalingan ng mga pulis. Inakusahan ni Tulfo ang mga pulis ng Pandibulacan na mga sinungaling dahil sa pabago-bago nilang payag sa kaso ng pambubugbog at pagkulong nila sa mag-amang Rodelio at Julius Vicente. Sandali. Mr. Chair. Ano sinabi na walang waras? Mr. Chair, alis na lang ako rito. Hindi ko matiis. Nakikita ko na parang itong mga pulis pinagluloko. I'm sorry, I have to walk out. Hindi ko kaya to. Hindi naman ito nagustuhan ni De La Rosa at sinabing isa itong insulto sa kanya. Ngunit wala naman daw siyang magagawa kung ang isang kasama niyang senador ay ayaw nang makinig at makiisa sa pagdinig. Ayon sa senador, ginagawa lamang niyang patas ang hearing ng kanyang komite at wala siyang kinakampiyan kahit pang makapulisan. Samantala, iginit ni De La Rosa, base na rin daw sa record ng Senado na siyang may pinakamaraming pulis na naipakulong sa Senado matapos yan ma-cite for contempt. Ngunit kung makita niya anya na nagsasabi ng totoo ang mga pulis, ay didepensa niya rin ang mga ito. The most insulting action is for that kasama mo dito, mag-walk out, walk-outan ka. Anyway, that's his prerogative. Kung ayaw na niyang makinig sa hearing, kanya na yan. Ako lang naman. I am trying to be fair here. Hindi ko lang matanggap-tanggap for the record na kayo ay pinagmumura dito. Ha? Ayaw na ayaw ko mumurahin yung taong naka-uniforme, mumurahin o walang hiyain. Yan ang hindi ko matanggap-tanggap. Kung dapat kayo murahin, doon sa labas. Huwag dito sa hearing. Magugunit ang noong nakarang hearing ay ilang beses nakatikim ng mura ang mga tauhan ng pandipulis mula yan kay Tulfo. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Mga kabamba Castor Nation, ngayong araw nga po, Marso 20, pinagdiriwang sa buong mundo ang International Day of Happiness. Kaugnay nito, ang bansang Finland ang nanguna sa United Nations World Happiness Report sa 7th taon na na magkakasunod. Sinundan naman ito ng bansang Denmark at ng Iceland. Naging basihan nga ang social support income, kalusugan, kalayaan, generosity at kawalan ng korupsyon sa pagtukoy ng national happiness ng isang bansa.
Batay sa report, ang mga matatandang populasyon ay mas masaya kumpara sa mga kabataan sa mga bansa, kabilang na dyan ang Norway, Sweden, Germany, France, the United Kingdom at Spain. Habang kabaliktaran naman sa Portugal at Greece kung saan mas masaya ang mga nakababatang populasyon. Bumaba naman ang happiness sa mga edad na 15 hanggang 24 anyos sa may North America habang nakitaan naman ng pagtaas sa may Central at Eastern Europe. Bumaba din ang masasayang populasyon sa Middle East at North Korea, lalo na sa middle age group. Nananatili namang unhappiest country pa rin sa naturang survey ang war-torn countries, kabilang na dyan ang Afghanistan at Lebanon. Sa mga karagdagan nating balita, nakatakda ng mga kabombo na makipag-partner ang Commission on Elections sa technology companies kagaya na lamang ng Microsoft, Meta at Google. Ayan ay para sa pagdaraos ng 2025 midterm elections. Ito ay sa layunin na masawata o mano ang mga maling impormasyon o kaya naman yung mga tinatawag na fake news o misinformation. May kinalaman pa rin yan sa darating na halalan. Matatandaan na naging biktima umano ng mga pag-atake ng fake news ang tanggapan ng Commission on Elections sa mga nakalipas na taon. Ayon kay Commission on Elections Commissioner Nelson Celis, ay isinasapinal na ang mga guidelines at dokumento para naman maigawang formal ang partnership na kasalukuyang binabalangkas ng poll body. Tutulong din mga kabombo ang nasabing mga kumpanya para sa voters education. Plano din ng poll body na i-tap o hingin ang tulong ng mapagkakatiwalaang mga kumpanya kagaya ng iba pang mga online firm na siyang magiging kabalikat ng kanilang mga kampanya para sa information drive. Maging yung mga influencers na itinuturing sa social networking sites ay posible ring hingan ng tulong ng naturang tanggapan laban naman sa misinformation. Sa tulong anya ng National Bureau of Investigation at ng Philippine National Police ay tutukuyin naman yung mga individual at mga grupo na nagpapakalat ng maling impormasyon at ito ay pananagutin sa ating mga umiiral na batas. Sa iba pang balita, nagpaalala ang Philippine Ports Authority sa mga pasahero na iwasan ang last-minute bookings para maiwasan na rin ang pagkaantala ng biyahe. Ito ay kasabay na nga rin ang inaasahang pagbuhos ng mga pasahero sa mga pantalan na magsisiuwian sa mga probinsya para sa paggunita ng Holy Week sa susunod na linggo. Ayon sa Philippine Ports Authority, aabot nga sa mahigit 2 milyong pasahero ang inaasahang dadagsa sa mga pantalan sa buong Pilipinas kasabay ng Semana Santa. Mas mataas ito kumpara noong nakalipas na taon na nasa mahigit 1.8 million. Bunsod nga ng inaasahang dami ng mga pasaherong babiyahe, pinapayuhan ngayon ng Philippine Ports Authority ang publiko na maagang planuhin ang biyahe lalo na sa peak season. Samantala, bilang paghahanda naman ng ahensya sa pagdagsa ng mga pasahero sa Holy Week, nagpatupad na ang ahensya ng full manpower scheme at no leave policy para sa kanilang mga tauhan. Oras natin sa buong kapuluan, naghatid na yan sa atin sa 17 minuto. Makalipas ang alas 12 ng tanghali at tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga pagbabalita. Ipinapanukala ng isang mambabatas ang pagtatag ng Enhanced Defense Cooperation Agreement sites o EDCA sites doon sa Surigao del Norte para maprotektahan ang Philippine rice. Ayon kay Surigao del Norte 2nd District Congressman Robert Ace Barbers na kinakailangang maprotektahan mula sa posibleng intruders ang Philippine rice na mayaman sa mineral katulad na lamang maging dyan sa West Philippine Sea na paulit-ulit na pinanghihimasukan ng higanting bansang China. Sinabi din ng kalihim ng sinabi pa ng opisyal na kulang ang kasalukuyang security at protection na nakalatag at yung subject para sa intrusion ng China at iba pang mga dayuhan diyan sa Eastern Seaboard ng Pilipinas na nagiging lagusan din ng mga barkong nagpupuslit ng mga ilegal na kargamento lalo na yung droga na ipinapasok naman dito sa ating bansa.
Kaya tayo nga kay Congressman Barbers na chairman ng House Committee on Dangerous Drugs, mayroong urgent need para naman na ganap na i-secure ang Surigao del Norte mula sa mga drug smugglers at foreign intruders. Pinuri pa ng mambabatas si Defense Secretary Gilbert Gibo Chudoro Jr. para naman sa pagtatag ng Naval Detachment sa Aurora para protektahan ang sovereign rights ng ating bansa dyan sa parte ng Philippine Rise. Ang Naval Detachment sa Aurora ay bahagi ng Comprehensive Archipelagic Defense concept ng ating bansa na una nang isinulong at unti-unti nang isinasakatuparan sa mga panahong ito. Kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat mula naman dyan sa may Camp Crame, ang tulong na may papaabot daw ng Philippine National Police sa pagtugis kay Pastor Apollo Quiboloy ay limitado lamang sa pagbibigay ng seguridad sa Senado. Kaugnay niyan, may kabuuan pang pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Nilinaw ni Philippine National Police Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo na magiging limitado lamang ang maitutulong ng kapulisan sa pagtugis kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Quiboloy. Kasunod ito ng paglagdang ni Senate President Juan Miguel Zupiri sa arrest order laban kay Quiboloy kahapon. Ayon kay Colonel Fajardo, magiging limitado lamang aniya sa pagbibigyan ng security assistance ang magiging papel ng pambansang pulisya para sa ikakasang operasyon para sa pag-aresto kay Pastor Apollo Quiboloy. Ito ay sa kadahilan ng mayroong sariling Office of Sergeant at Arms ang Senado na siya na mamunguna sa pagkapatupad ng naturang pag-aresto kay Quiboloy. Our assistance will be limited to providing security because yung House po and Senate po ay meron naman po silang Office of the Sergeant at Arms. Sila po yung nag-i-enforce po ng mga legislative processes na ini-issue po including summons and warrants of arrest na if needed po. Samantala, kaugnay pa rin sa inilabas na arrest order laban kay Quiboloy ay sinabi naman ni Police Regional Office Davao Region Director Police Brigadier General Alden Delvo na nakahanda na ang kanilang hanay na tumulong na arestuhin ang naturang pastor lalo na't naniniwala siyang hindi pa ito makakalabas o nakakalabas sa Davao Region. Anaya, bukod dito ay mayroon din silang inihandang contingency plan sakaling tangkaing harangin ng ilang supporters ni Quiboloy ang mga otoridad na tumutugis sa kanya. Ngunit sa kabila nito, ay patuloy pa rin ang panawagan ng pulisya sa kanyang mga taga-suporta na maging mahinahon lamang kasabay ng kanyang paalala na mayroong abogado si Quiboloy para maging mapayapa at maayos ang proseso ng pag-aresto sa kanya. Kung maalala, pinadakip ng Senado si Quiboloy dahil yan sa makailang beses na hindi nito pagsipot sa kanilang isinasagawang pagdinig kung saan inimbestigahan ng pastor laban sa mga reklamong ipinupukol laban sa kanya kaugnay sa human trafficking, pangahalay, sexual abuse at iba pang mga pang-aabuso sa mga kabataan at kababaihang miyembro ng kanilang religious group na Kingdom of Jesus Christ. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Abangan mamaya mga kabombo, mga ka-Star Nation, meron tayong panayam sa opisyal na nakatutok dito sa epekto ng El Nino phenomenon. Ganon din ang iba pang mga update hinggil sa lumalawak na mga apektado ng tagtuyot bunsod pa rin ng El Nino at kung papaano rin pinaghahandaan ang paparating na La Nina phenomenon naman, kabaligtaran itong tagtuyot, matinding mga pag-ulan naman ang aasahan sa katapusan ng taong 2024. Marami pa tayong mga balita, susunod na. Commute time, iced coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Ketchup time, Spanish latte time. It's Dunkin' Coffee time. Right time, hot brewed coffee time. It's Dunkin' Coffee time. Anytime is the best time for Dunkin' Coffee. With a signature taste and variety of flavors, best enjoyed anytime, anywhere. Anong time na? It's Dunkin' Coffee time. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita.
Inabsuelto ng Pasay City Prosecutor's Office ang limang individual na una nang nadawit sa isyo ng umano'y paggamit sa opisina ni Senator Sherwin Wingachalian para makapanloko ng isang government contractor. Batay sa tatlong pahina ng resolusyon na inilabas ng piskalya ay binibigyang din ito na walang naging probable cause o hindi napatunayan na may uugnay doon sa kasong staffa o pati na yung kaakibat na concealing of true name at usurpation of authority na isinampa naman laban sa mga akusado. Wala rin karagdagang ebidensya na isinumiti ang Anti-Organized and Transnational Crime Division ng National Bureau of Investigation para suportahan o patibayin ang kanilang inihaing kaso. Kabilang nga sa mga individual na pinawalang sala ng Pasay City Prosecutor's Office sa kasong estafa at usurpation ay sina Dina Hoson Castro, Maria Luisa Barlan I. Hoson at Helen Demolador I. Bartolome, Ryan Lester Dino I. Placido at Carlo Africa Maderaso. Ayon kay Attorney Vladimir Bugaring, ito yung abogado ng pamilya Hoson, ang pagpapawalang sala kay Dino Hoson, Maria Luisa Barlan at Helen Bartolome at sa iba pang mga individual ay dahil na rin sa kakulangan ng ebidensya na sila ay may kinalaman doon sa naturang mga paratang. Ipinakikita lamang umano ng naturang development ang maling pamamaraan na ginawa ng National Bureau of Investigation at labag sa batas na pagdakip o pag-aresto sa kanyang kliyente ng walang warrant of arrest at pagkulong doon sa mga nabanggit nang wala namang sapat na basihang kaso. Ikinalungkot rin ito ang naturang pangyayari, ngunit ito anya ang realidad. Anya, ngayon ay malaya na ang kanyang kapatid mula sa injustice na naranasan nito at ikinatuwa naman ng kapatid nga nito na si Dina Hoson, na si Derek Emil Hoson ang naging desisyon ng piskalya at ito umano ang nagbunsod upang malinis naman ang kanilang pangalan. Sa iba namang balita, babawasan ang pressure ng tubig na nagmumula sa faucets sa Metro Manila upang mapangasiwaan ang supply. Ayon sa Metropolitan Water Works and Sewerage System, bagamat hindi naman makakaranas ang mga residente sa rehiyon ng water interruption sa kasagsagan niya ng summer season. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System spokesperson Patrick Dizon, ipapatupad ng ahensya kasama na ang water concessionaires kabilang ang Manila Water at Maynilad ang naturang hakbang kahit na pananatilihin ang alokasyon ng tubig na 50 cubic meters per second para yan sa domestic use sa susunod na buwan. Nilinaw naman ng opisyal na hindi babawasan ang supply ng tubig tuwing off-peak hours sa pagitan niya ng alas 10 ng gabi at alas 4 ng umaga. Ipinaliwanag naman ni Dizon na sa pamamagitan ng pagpapatupad ng naturang hakbang ay matutugunan ang unti-unting pagbaba ng antas ng tubig mula sa Angat Dam na nagsusupply ng 70% ng kinakailangang supply ng tubig para sa Metro Manila. Hindi rin nagpapaawat ang China sa pagkundina doon sa Estados Unidos. Kaugnay doon sa anila ay pakikialam nito sa mga nakalipas na pagkakataon at itong mga pinakauling aktibidad na pagdalaw ng mga opisyal dito sa ating bansa. Ito ay matapos nga na manindigan si United States Secretary of State Antony Blinken sa kanyang naging pagbisita sa Pilipinas ng commitment ng Estados Unidos na didepensahan ang ating bansa laban sa anumang armadong pag-atake sa dispute waters. Ayon nga kay Chinese Foreign Ministry spokesman Lin Jian, ang Estados Unidos ay hindi umano partido sa isyu dyan sa disputed waters at walang karapatan na manghimasok o makialam sa naturang maritime issues. Yan ay sa pagitan ng China at ng Pilipinas lamang. Ang military cooperation din anya sa pagitan ng Amerika at ng Pilipinas ay hindi dapat na makasira sa soberanya at maritime rights at interes ng kanilang bansa.
sa pinagtatalunang parte ng karagatan at maging sa iba pang mga concern para bigyan ng platform ang Pilipinas sa umano'y illegal claims ng mga bansang claimant dito. Ipagpapatuloy din umano ng China ang paggawa ng kaukulang mga hakbang para depensahan ang kanilang territorial sovereignty at maritime rights at interest at pananatilihin ng kapayapaan at stability sa disputed water. Una na nga bumisita si Blinken sa Pilipinas para sa mga ilang aktibidad mula pa noong araw ng Lunes hanggang kahapon bilang parte ng Asia Tour ng naturang opisyal para naman ipatupad ang suporta ng Amerika sa mga kaalyadong bansa sa rehiyon laban sa China. Prioridad naman ni U.S. President Joe Biden ang ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Ito ang binigyang diin ni U.S. Secretary of State Antony Blinken matapos nga mag-courtesy call sa Malacañang, kung saan naglatag ito ng matatag na commitment ng kanyang pamahalaan sa bilateral relations ng dalawang bansa. Sinabi din ni Blinken na kahit naharap din sila sa iba't ibang mga hamon, ang engagement nila sa Indo-Pacific at alyansa sa pagitan ng Pilipinas at ng Amerika ay mahalaga pa rin at inilalarawan din niya bilang more than rock solid o higit pa sa matibay ang relasyon ng Amerika at Pilipinas. Sa kanyang panig, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na labis niyang ikinalugod ang pagbisitang ito ni Blinken sa ating bansa. Pinasalamatan din ni Pangulong Bongbong Marcos si Secretary Blinken para sa mga oportunidad na dala ng kanilang pulong, partikular na yan sa usapin ng ekonomiya at seguridad. Binanggit naman ni Blinken na si U.S. President Joe Biden ang nagpadala sa kanya sa Pilipinas para patatagin pa ang alyansa ng magkabilang panig. Samantala, natalakay din sa pulong ang trilateral meeting ni Pangulong Bongbong Marcos, U.S. President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida na gaganapin naman sa Washington, D.C. sa susunod na buwan. Dito, inaasahan na mapag-uusapan ang kooperasyon ng tatlong bansa sa pagpapalugupan ng ekonomiya, food security at implementasyon ng pandaigdigang batas. Sa karagdagan pa nating mga balita, inilahad ng Overseas Workers Welfare Administration na nananatiling walang Pilipino na nadamay sa gang violence na naitatala dyan sa bansang Haiti. Ayon sa Overseas Workers Welfare Administration, wala silang na-monitor na nasawi sa mga kababayan natin doon at patuloy nakaguluhan. At nananatili umano na ligtas yung mga Pilipino sa kabila ng paglakas ng libo-libo mga kaguluhan at yung pagpapalaya doon sa mga preso sa pinakamalaking kulungan sa naturang bansa. Una nang sinabi ng Department of Migrant Workers na hindi bababa sa 6 na po ang mga Pilipino ang napauwi na habang lumalawak ang kaguluhan doon sa Haiti. Sa kabila nito ay tiniyak naman ng naturang ahensya na tuloy-tuloy ang tulong na kanilang ipagkakaloob para masigurong maayos ang kondisyon at walang masasaktan doon sa mga Pilipino na target lamang naman na makapaghanap buhay para sa kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas. Kaya kahit malayo at maging mahirap para sa kanila ay nananatili sa magulong lugar kagaya ng bansang Haiti. Samantala, kumuha pa tayo ng karagdagang pag-uulat. Ang kalidad daw ng itlog apektado ngayon ng sobrang init ng panahon dala ng El Nino. Presyo naman ng ilang isda sa palengke bahagyang tumaas. Kaugnay yan, tinutukan niya ni Bombo Kelly Cordero. Inihayag ng Philippine Egg Board Association na maging ang kalidad ng itlog ay naaapektuhan ngayon ng sobrang init na panahon dahil sa nararanasang El Nino phenomenon sa bansa. Ayon kay Francis Ohihara, President ng Philippine Egg Board Association, ito ay sa kadahilan ng humihina pumain ang mga manok kapag sobrang init ng panahon. Rason naman kung bakit bumababa ang productivity rate ng mga ito, kasabay na rin umano ng paghina ng bentahan nito sa merkado. Ani Ohihara, sa mga ganitong panahon na anya humihina ang bentahan ng itlog tuwing Semana Santa, bakasyon at walang pasok ang mga mag-aaral. Samantala, sa monitor ng Department of Agriculture, tumaas ng nasa 6 hanggang 10 pesos ang presyo sa palengke ng ilang uri ng isda kung ikukumpara yan noong nakaraang linggo. Ang bangus ay nasa 140 pesos hanggang 250 pesos na ngayon ang per kilo kumpara noong nakaraang linggo na nasa 130 hanggang 240 pesos.
Ang tilapia naman nasa 105 hanggang 160 pesos na ngayon at ang mackerel ay nasa 240 hanggang 380 pesos per kilo. Tiniyak naman ng ahensya na may sapat na supply ang isda. Sa kabila naman ng patuloy na pagtaas ng presyo ng baboy na sumipa na sa 420 pesos per kilo, sinabi ng Department of Agriculture na hindi nila nakikita na kinakailangan magpatupad ng price ceiling para makontrol ang presyo ng baboy. People are winning away from consuming pork traditionally kasabay ng mahala araw yung pagtaas ng presyo ng isda, lalo na yung mga Wednesday, Thursday, Friday hanggang Sabado. Mga 10 to 20% normally ang tinataas. Para sa Bongo Network News, Bombo Kelly Cordero nagugulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 27 minuto bago sumapit ang ikaisa ng hapon. The Time Check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagkakataong ito, mga kabombo, mga ka-Star Nation, tayo'y dadako muna sa iba pang parte ng ating pagkalap ng mga balita at impormasyon. At sa puntong ito ng ating pong Bombo Network News, makakausap natin ang tagapagsalita ng Task Force El Nino ng ating gobyerno, si Assistant Secretary for Communications Joey Villarama. Welcome sa Bombo Radio Philippines, where nationwide and worldwide, si Bombo Dennis Hamito po ito. And together with me, si Bombo Everly Rico. Asek, ano po ang status ngayon ng nagiging pagtugon ng pamahalaan sa epekto ng El Nino phenomenon, Assistant Secretary? Opo, Sir Dennis, no, siguro maganda pong bigyan muna ng picture ng extent ng impact ng El Nino sa bansa sa ngayon. So, base sa huling weather update or weather advisory ng Pag-asa po, humihina po ang strong and mature El Nino na nasimulan nating maranasan noong January at February. So, bagamat humihina na po ito, hanggang mga Mayo po ay mararanasan natin yung impact nito, hindi lamang sa agrikultura kundi pati sa ating water supply, food supply, pati yung ating health. So binabantayan po natin. Ang nakikita natin ngayon sa news ay yung mga imahin ng damage po sa agrikultura. So update lang po, as of yesterday, nasa 1.75 billion na po yung losses natin in terms of agriculture. Principally po sa mga palayan, siguro po mga higit 90% yan ay pinsala sa palay. At base doon sa nakukuha nating feedback mula sa iba't ibang regional field offices and Department of Agriculture, ganun po yung tulong, inaakma natin yung tulong sa mga magsasaka. So sa ngayon po, ang mga apektadong rehiyon ay regions 1, 2, 3, 4A, 4B, 6, 9, pati po 12. So pinalad po akong makasama ang Department of Agriculture sa Occidental at Oriental Mindoro noong Thursday hanggang Saturday last week. At nagpunta po kami sa Mansalay, Oriental Mindoro, na isa sa mga bayan na nagdeklara ng state of calamity. So ang kailangan talaga ng mga magsasaka doon ay yung patubig sa kanilang mga sakahan. So bukod po dun sa tulong po ng National Irrigation Administration sa para po matubigan ng kanilang mga palayan, nagpamudmud din po ng mga punla ng high value crops, at saka po yung financial assistance, pati rin po yung indemnification claim ng mga insured na farmers. So depende po kasi sa sitwasyon ng mga magsasaka kung paano po yung approach o yung tulong na binibigay ng gobyerno. Assistant Secretary, mayroon kasing mga lugar na nagkusa na sila magdeklara ng kanilang state of calamity doon sa mga lokalidad. Pero sa, kumbaga, sa kabuuang pagtingin dito sa sitwasyon, wala bang isinasaalang-alang? Halimbawa, ay ikinukonsidera na magdeklara ng national state of calamity bunsod po nito dahil hindi nilang isa, dalawa, tatlo yung mga probinsyang apektado. Ito po ay halos nationwide din, Assistant Secretary Villarama. So ano po ang plano ngayon ng inyong task force? Magre-recommenda ba kayo na i-deklara yung state of calamity nationwide?
Opo, sa ngayon Sir Dennis, hindi pa iminumungkahi ng Office of Civil Defense na magdeklara ng state of calamity sa buong bansa. So kasi meron pong sa LGU level po, meron po kasing criteria yan para makapagdeklara ng state of calamity. Number one po, dapat 15% ng population ay affected. Number two, 30% po ng kabuhayan ay apektado at yung lifelines at saka yung infrastructure ay apektado po. So sa ngayon po, lima o mag-aanim po yung mga bayan pa lamang na nagdedeklara ng state of calamity dahil nga po hindi pa po pasok sa criteria. And kung ang pagbabasihan po natin ay yung agricultural losses, yung nabanggit ko pong amount kanina po na 1.75 billion, hindi sa minamaliit po natin yan, pero dahil po sa preventive measures at saka po sa interventions at saka mitigation measures na ipinapatupad po, eh maliit pa po yan kumpara po dun sa mga naranasan nating strong and mature El Niños in the past. Meron po nung 1997, 2009, 2016. Mas malaki po ang pinsala noon compared to sa ngayon na nakikita natin, at maliit pang bahagi yung nakikita natin ngayon dahil na rin po dun sa maagap na prevention measures, preventive measures na ipinatupad since late last year. Okay. May katanungan din po ng aking katandem dito, si Bombo Everly Rico. Bombo Ever? Okay. Asek, pagdating naman po sa Pondo, no, especially po dun sa mga lugar na idineklara na under the state of calamity, ito po ba ay galing sa local funds o meron din po na galing po from the national government, Asek? Opo. Sa, kung magdeklara po ng state of calamity ang isang bayan, eh magagamit po nila yung kanilang local calamity fund. Pero po dahil nga po nagdeklara na ng state of calamity, pwede na pong pumasok yung tulong mula sa national government, particular po sa Department of Agriculture, na meron silang quick response fund at yung regular agency budget. So base po sa pagkakabuo ng Task Force El Nino by virtue of Executive Order No. 53, so meron pong anim na principal agencies na nakapaloob dyan, pero hindi po nakapool yung pondo ng anim na ahensya na yon para po sa pagsaklolo sa mga maapektuhan ng El Nino. So kanya-kanya pong gamit ng budget ang mga department, gaya po kung pag-uusapan natin yung pinsala sa agrikultura, Department of Agriculture ang mangunguna sa pagtulong, so they can tap their agency regular fund or regular budget, yung quick response fund. Kailangan lamang po na kapag nagdeklara ng state of calamity po yung isang LGU, ay i-validate po yan ng regional field office ng DA. At kapag na-confirm na po yan at dumaan po yung tamang proseso, eh dun po papasok yung tulong mula sa Central Office ng Department of Agriculture. Okay. Asek, maliban nga po dito sa El Nino, meron din pong nakaamba na La Nina phenomenon. Ang inyo rin po bang task force ang nakatutok para sa paghanda para po sa posible namang epekto po ng La Nina phenomenon, Asek? Kung pagbabasihan po natin yung Executive Order No. 53 na nabanggit ko, ang nakaatas po doon, iniatas po ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ang Task Force El Nino po ang bahala sa mitigation measures for El Nino and La Nina. So siguro po mag-iiba lang yung tawag, pero yung trabaho po na kailangan pong isagawa at bunuin ay same principal agencies pa rin po, bagamat whole of government approach pa rin po ang ipinapatupad. So naiulat po ng PAGASA na may 55% chance na mag-shift po to La Nina yung climate phenomenon na nararanasan natin. Pero sa first 2 to 3 months po, same conditions as El Nino yung mararanasan natin. Ibig sabihin, below normal rainfall po ang matatanggap natin sa second half of the year, dun po sa mga buwan na June, July, August, July, August, September. So kung ano po yung ginagawa ng Task Force El Nino ngayon, ipagpapatuloy lamang po kahit pumasok po yung La Nina year. At kung maging full-blown La Nina na nga po, nandun na rin po yung paghahanda based on Executive Order 53, ay the same principal agencies and the whole government will be the ones tackling the issues head-on. Okay, with that, maraming salamat, Assistant Secretary, dito sa mga ibinahagi po ninyong impormasyon sa mga taga-subaybay ng Bomb Radio Philippines.
Mga kabombo, mga ka-Star Nation, nakausap natin ang Task Force El Nino spokesperson at Communications Assistant Secretary si Joey Villarama. Balik tayo sa iba pa nating mga balita, Bombo Ever. Kumuha naman tayo ng karagdagang pag-uulat mula dyan sa My Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na naniniwala daw na malaki ang potensyal ng salt industry sa Pilipinas matapos ngang lagdaan na ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung batas para sa muling pagbuhay ng salt industry. Kaugnay niyan, may nakalap pang report si Bombo Victoriantino. Bombo Dennis, Bombo Ever, kumpiyansa nga ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources na malaki ang potensyal ng industriya ng pag-aasin dito sa ating bansa. Ayon kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources spokesperson Nazario Bergera, malawak ang mga shoreline sa Pilipinas at ang pangunahing pinagkukunan ng bansa ng produktong asin ay ang ating mga karagatan. Batay sa datos, sa abot sa 90% ng mga produktong asin na available sa mga merkado ay imported o binili mula sa ibang bansa. Aminado si Bergera na talagang napabayaan na ng gobyerno ang industriya ng pag-aasin dito sa Pilipinas. Kabilang anya sa mga dahilan ay ang mga hamon na kinakaharap ng mga salt producers at kakulangan sa pananaliksik. Gitpa ni Bergera na kulang sa kalaman ng mga salt producers sa tamang iodization process na dahilan naman upang mahirapan silang ibenta ang kanilang produkto sa mga merkado. Sa una, wala po tayong batas na nagsasabi kung sino nga ba talaga yung ahensya na dapat humahawak doon sa industriya. Tapos nandyan din po yung iba't ibang hamon ng mga kinaharap ng ating mga salt producers. Kakulangan sa pagsasiyasat or yung research, no, pagsasaliksik. So hindi po natin na-upgrade yung kanilang teknolohiya, yung kanilang capacity. Una rito ay ganap na ngang naging batas ang Philippine Salt Industry Development Act. Ito ay matapos nagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. noong Marso 11 ng kasalukuyang taon. Layo ng batas na ito na palakasin at muling buhayin ang industriya ng pag-asin sa Pilipinas. Ito rin ay inaasahang maghahatid ng mga pag-unlad sa mga kanayunan at magpapalakas rin sa mga income ng mga maliliit na negosyante. Kabilang rin sa plano ng pamahalaan ang maging exporter ng naturang produkto. Sa ilalim ng batas na ito ay magkakaroon naman ng Philippine Salt Industry Development Roadmap. Target nito na matiyak na maayos na may papaabot ang layunin ng batas at ang pagpapatuloy ng implementasyon ng Republic Act 8172 o kilala sa tawag na Act for Salt Iodization Nationwide. Para sa Bombo Network News, Bombo Victoriantino nag-uulat para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid na yan sa atin sa oras na 16 na minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Inanunsyo ng Philippine Amusement and Gaming Corporation na kanilang babawasan muna yung gross gaming revenue na nire-remit o yung remittances nila para sa online at on-site betting platforms. Sinabi nga ng Philippine Amusement and Gaming Corporation Chairman at Chief Executive Officer Alejandro Tenco na magsisimula sila na ipatupad ang naturang hakbang sa darating na 1 ng Abril. At nasabing development, mga kabombo, ay para makaakit pa ng mas maraming gaming investments sa ating bansa. Mula sa dating 50% ay magiging 35% na ang gross gaming revenue. Ang nasabing bilang ay sumusunod na dun sa standard ng Global Industry Standards. Dahil dito ay umasa yan na kukuha ng mga lisensya ang mga illegal na nag-ooperate ng kanilang mga pasugalan at ito ay makakadagdag naman sa kita ng ating bansa. Hiniling naman ng grupong partido manggagawa na napapanahon na ang pagkakaroon ng Unified National Minimum Wage para yan sa mga manggagawa ng ating bansa. Sinabi ni PM National Chairman Rene Magtubo na bagamat may mga batas na isinusulong para sa dagdag na sahod sa mga manggagawa, ay hindi pa rin ito sapat. Hindi kasi maganda na magkakaiba ang mga minimum wage ng mga manggagawa sa iba't ibang rehiyon dahil sa parehas lamang naman ang presyo ng mga bilihin sa ating bansa. Magugunitan na tinatalakay na ng mga mambabatas ang karagdagang 100 piso na arawang sahod ng mga manggagawa kung saan ito ay kinukontra naman ng mga employer.
Sa karagdagan pa nating balita, pinagsabihan ng mga senador ang Miro Systems. Ito yung teknolohiya na mula sa Korea na napiling mag-supply para naman sa automated election system ng Commission on Elections. Yan ay para sa gaganapin na 2025 midterm elections. Sa ginawang pagdinig nga ng Senado, partikular ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation, ay sinabi ng chairperson ng Naturang Lupon na si Senator Amy Marcos na hindi maganda ang track record ng naturang kumpanya o yung kanyang tinutukoy, yung Miro Systems. Anya, sa Congo, kung saan ang Miro ang nagsupply din ng mga makinang ginamit para sa halalan, ay 45.1% ng mga polling stations ang nakaranas daw ng aberya sa naturang teknolohiya, habang 75% naman ng voting machines ang nagmalfunction doon sa bansang Iraq at napilitang bilangin manually o manumano na lamang na bilangin yung naturang mga boto para lamang makumpleto ang kanilang proseso ng halalan. Pero katwiran ng mga kinatawan ng Miro Systems, hindi totoong pumalya ang 75% ng kanilang voting machines doon sa bansang Iraq, at sa transmission nagkaroon daw ng problema at wala ring nangyaring depekto sa pagpasok ng balota maging sa naging bilangan ng mga boto. At ito mano ay taliwas doon sa hawak nilang mga dokumento bilang patunay sa kanilang mga claims. Samantala, iginiit ng Miro Systems na masyadong exaggerated ang mga lumalabas na impormasyon, kabilang na yung 45% umano na aberya sa mga polling precincts sa Congo, at ang naging problema ay sa logistics at hindi naman kontrolado ng kanilang kumpanya. Tinitiyak naman ang Commission on Elections Chairman na si George Erwin Garcia ang kinakailangang mga hakbang ay ginagawa para sa mga rerentahang makina ay bago, at may ilalatag din sila na contingency measures para sa gagawing automated elections, at hindi umano kinakailangan na mag-alala ang ating mga kababayan sa mga kahalintulad na development, dahil parte ito ng kanilang mga pinagsisikapan na may sa katuparan at mailayo sa malaking aberya ang paparating na 2025 midterm elections. Dako na tayo sa mga balita ng ating mga himpilan sa iba't ibang sulok ng ating bansa. Dako tayo dyan sa Western Visayas, dahil ang Iloilo City, posible raw makasama doon sa mga lugar na isa sa ilalim sa state of calamity dahil pa rin sa epekto ng El Nino phenomenon. May pagbabalita ang Bombo Radio Iloilo. Ikinukonsidera ng Iloilo City Government na isailalim ang lungsod sa state of calamity dahil na rin sa nararanasang tagtuyot na dulot ng El Nino phenomenon. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo, kay Mr. Darwin Papa, Operations Officer ng Iloilo City Disaster Risk Reduction and Management Office, sinabi nito na sakaling patuloy ang paglala ng epekto ng El Nino sa lungsod at hindi uulan, posibleng isailalim ang lungsod sa state of calamity. Ayon kay Papa, magbabantay sila sa loob ng 2 linggo. Sa katunayan anya ay naghukay na ang lungsod na mga dagdag na pinagkukunan ng tubig upang maligtas ang mga pananim. Tiniyak naman ito na ginagawa nila ang lahat ng paraan upang mabawasan ang pinsala ng tagtuyot. Because very volatile in situation ni El Nino, we are not discounting the fact that maybe in the next few days or in the next week or 2 weeks, wala sing marked improvement in terms of the possible na rainfall, kay mag-continue ni siya, kay mag-hit again ang April and May na possibilities ang drought conditions, dako ang chance sa next few days or in the next few weeks makarecommend na ang city for a possible na declaration sa state of calamity. Si Mr. Darwin Papa para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Echanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Ang National Parent Teacher Association naman ay mariingkin din na ang guro sa viral live stream sa isang social media platform. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang nakapanayam ang Bombo Radio Dagupan.
Mariin kinukundi na ng National Parent Teacher Association ang kamakailang nag-viral na social media livestream ng isang guro na nagagalit at nagbitiw ng hindi magagandang salita sa kanyang mga estudyante. Sa panayam ng Bombo Radyo Dagupan kay Willie Rodriguez, ang presidente ng nasabing samahan, sinabi nito na hindi dapat ginagawa ng isang guro ang ganitong pag-uugali sa loob ng silid-aralan at sa halip ay dapat na may kamalayan ito sa pakiramdam ng kanyang mga mag-aaral. Anya na mayroon naman ng ginagawa ang kagawaran ng edukasyon sa usaping ito kung saan ay pinagpapaliwanag nila ang sangkot na guro. Dahil sa ilalim ng mga panukala sa Professional Code of Ethics ay maaari itong masuspindi o madismiss sa kanyang trabaho. Hindi anya dapat ginagawa ng school teacher ang ganitong bagay lalo na sa social media. Saad nito na marami ng kahalintulad na mga sitwasyon at kaso ang isinampalaban sa maraming mga guro at sa pagkakataon na ito ay hindi na anya kinakailangan pang magreklamo ng mga magulang dahil kitang-kita na ng Department of Education ang ebidensya ng viral na video. Kinakailangan din anya na mapag-aralan ng kagawaran ang pagpapataw sa mga guro ng limitasyon sa paggamit ng social media sa loob ng silid-aralan. Samantala, nagpaalala naman ito sa mga guro na huwag magpapadala sa galit upang hindi sila makapagbitiw ng hindi magagandang mga salita sa kanilang mga estudyante. Ang ano po dito, no? Nakita po naman natin ang kaagarang aksyon ng DepEd na haagad itong pinag-i-explain within just 2 days, no? Within 4 days para po explain yung kanyang side kung bakit niya po yung ginawa. Ano po. So, palagay ko, meron po siyang violation dito yung ating civil service code, yung professional code of violation ng code of ethics o professional school teacher, no? Maaari po siyang masuspindi o may karoon ng dismissal. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Oliver na kumusta guulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo! Bombo! Dako naman tayo sa iba pang mga balita, bagong batas na ito yung nakatuon doon sa Philippine Salt Industry Development Act, makakabenepisyo kahit yung mga nandyan sa may area ng La Union at iba pang mga lugar. Alamin natin ang mga update naman na kalap ng Bombo Radyo La Union. Kasamang probinsya ng La Union sa mga mabebenepisyuhan ng bagong batas na Philippine Salt Industry Development Act na pinirmahan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Sa panayam ng Bombo Radyo La Union kay Dr. John Andy Tadeo, project leader ng Revival of Sea Salt Making Industry La Union, 14 na probinsya sa buong Pilipinas ang inaasahan na makakabenepisyo at magiging priority areas for public lands situated for salt production. Anya, kasama na dito ang Ilocos Norte, Ilocos Sur, Pangasinan, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Palawan, Marinduque, Quezon Province, Misamis Oriental at Antique ang prioridad na mapopondohan para sa pag-develop, pagpapaganda ng produksyon ng asin bilang food consumption at pagpapabuti ng hanap buhay ng mga local farmers. Masaya ang Don Mariano Marcos State University North La Union Campus Fisheries Research and Training Institute dahil may batas na para maging gabay sa mga gumagawa ng asin sa Pilipinas kasama na dyan ang probinsya ng La Union. Samantala, isang nasabing institusyon ang naging basehan para may pasang batas sa pamamagitan ng mga minungkahi ni Dr. Tadeo na pag-aaral at paraan tungo sa pagpapaunlad ng produksyon at industriya ng asin sa bansa. Kagandahan po nito na napirmahan po ng ating bagong batas po nito, ang sinasabi natin na RA, Republic Act No. 11985, or the so-called Strengthening Act of Strengthening and Revitalizing the Salt Industry in the Philippines, ay patok na akma po sa programa po na ginagawa po natin dito sa La Union, yung Revival of Salt Making Industry. Na ito pong bagong batas po na napirmahan ng ating pong mahal na presidente ay magbibigay po ng 1,000,000 trabaho. Marami pong income sa ating pong mga tinutulungan na mga salt farmers po dito. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo La Union para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Mary Grace Beltran para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo International News.
Ilang Pilipino doon sa Russia kontento raw sa pamumuno ni Russian President Vladimir Putin. Ipinataw naman na sanksyon ng Estados Unidos hindi ramdam sa nasabing bansa. Kaugnay niyan, may eksklusibo pang panayam ang Bomborayo Kawayan. Kontento ang mga Pilipino sa pagkapanalo muli ni Russian President Vladimir Putin sa katatapos na halalan dahil sa magandang pamumuno nito sa pamahalaan. Ayon kay Bombo International News Correspondent Joel Marquez at Chairman din ng Filipino Welfare Society in Russia, may pagkakatulad si Pangulong Putin sa dating Pangulo ng Pilipinas na si Rodrigo Duterte. Anyang Russia ay isa sa mga bansang may pinakamaliit na crime rate kaya malaya ang mga taong maglakad sa kalsada kahit sa mga tagong lugar. Maganda rin ang mga infrastruktura, maging mga daan, pati na ang healthcare na maging mga foreigners ay nakikinabang dito. Patunay anya pagkapanalo muli ni Putin na maganda ang kanyang pamamalakad sa pamahalaan at pabor sa kanilang pakikitibman nito sa Ukraine upang ipagtanggol ang kanilang teritoryo sa katabing bansa na karamihan ay magkakaalyado na at kontra sa adhikain ng Russia. Inaasahan naman nilang ipagpapatuloy ng Pangulo ang digmaan sa Ukraine, lalo na ngayon nagpadala pa ang Estados Unidos ng military aid na gagamitin nito kontra sa Russia. Tiniyak naman ni Bombo International News Correspondent Marquez na ligtas sa mga Pilipinong nasa Russia dahil may Philippine Embassy naman na umaagapay sa kanila kapag nagkakaroon ng tensyon. Naglalabas anya ng advisory ang embahada kapag nagkakaroon ng banta ng kaguluhan at umiiwas muna sila sa mga matataong lugar. Ang sentimiento ng mga Pilipino, siyempre, pabor. Kasi alam mo, ang naikukumpara namin si President Putin kay dating President Rodrigo Roa Duterte. Ganun yung kanyang comparison. Ang Russia ay isa sa may pinakamaliit na crime rate. Sa daan, malaya kami nakakapaglakad even sa mga medyo mapuno, no? Yung medyo mapuno na walang street lights, ganyan. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jason Felina nagulat. Para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Bombo. Mga kabombo, mga ka-Star Nation, ang mga programa ng Bombo Radio Philippines ay patuloy po ninyong masusubaybayan sa pamamagitan ng ating mga social media accounts ng Bombo Radio Philippines. At sa Facebook Live, matutunghayan ang mga programa ng mga himpilan ng Bombo Radio Philippines, lalo na dito sa Luzon, sa mga dialekto na ibig po ninyong mapakinggan. Bahagi po ng mga programa ay dyan sa mga Facebook Live, matutunghayan yung mga programs ng Bombo Radio Kawayan, Bombo Radio Dagupan, Bombo Radio Baguio, at ang Bombo Radio Legazpi. Sa mga kabombo po natin dyan sa may Cagayan Valley naman, maaari po kayong tumutok sa Bombo Radio Tugigaraw at dyan naman po sa Ilocos Region, nariyan ang Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vigan at Bombo Radio La Union. At sa mga kababayan naman po nating Bicolano, tumutok lamang sa Bombo Radio Naga. Mga kabombo, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Orasyon Perata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you and the rest of creation. Nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, para sa number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo!